Kabilang umano sa mga balakid sa SIM card registration ay ang problema sa signal. Ayon sa NTC One, narito ang report. Nakaregister na ng kanyang SIM card ang gurong si Maricris. Importante raw na meron siyang official contact number para ma-text ang kanyang mga mag-aaral kaugnay sa school activities. Importante po kasi nakasynchronize naman lahat ng SIM card number natin sa mga DepEd account or mga Gmail, which is very important to our workplace po. Base sa tala ng National Telecommunications Commission o NTC, sa ngayon, mahigit 60% nang nakaregister ang mga SIM users sa bansa. Katumbas ito ng mahigit 100 million na SIM users mula sa target na 158 million. Ang sinabi na ng DITT before, ang target natin siguro is 70 to 80% kasi itong 158 million of total number of subscribers ay hindi naman ito lahat active. Sinimula ng SIM card registration noong December 27, 2022 at natapos noong April 26, 2023. Pero nagbigay ng extension ang DICT hanggang July 25, 2023. Tumataas naman umano ang bilang ng SIM card registration. Mabilis naman actually ang mag-register. Ang problem lang is minsan dahil yung mga subscribers, malalayo sila sa mga cellsite, gano'n na sila mismo nahihirapan pero sa signal dahil kailangan kasi online yan. Wala na umanong ipatutupad na extension sakaling matapos ang July 25 extension. John Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV.